Follow your heart. But, ang sabi sa Proverbs 14 verse 10, walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Bagamat hindi laging reliable na source of guidance yung nadarama at pintig ng ating puso, maaari rin itong gamitin ng Panginoon para magpahiwatig ng kanyang kalooban. Pero, kailangan alam natin how to filter out our personal agenda. Dapat alam natin kung paano natin i-identify yung mga bagay na gustong-gusto lang natin. At kung kailan tayo hindi dapat nagpapadaya at nagpapadala sa ating mga damdamin. Tayo lang ang nakakaalam kung ano ang laman ng puso natin at tayo ang higit na nakakilala sa ating mga sarili bukod sa Panginoon. Kaya mahalaga na nagpapasuri tayo sa Diyos. Pinapasilip natin sa Kanya ang mga dapat tanggalin sa ating pag-iisip para matupad ang kapamaraanan Niya. Pero, we must not always deny ourselves, our nature, o yung ating desire, because we were wonderfully created to be who we are. Hindi tayo pwedeng maging nanay natin, tatay, auntie, lolo, o lola, o kahit na sino pa. You are you. You are wonderfully made by God. You are unique. So, kailangan mong bigyan ng space yung iyong uniqueness even sa iyong pagdedesisyon. Napakabuti ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng laya to follow our heart habang tayo ay bata. Pero, at the same time, pinapaalalahanan din niya tayo na kahit maaari nating gawin yung ating mga gusto, hindi dapat natin kinakalimutan kung ano ang utos ng Panginoon. Kaya kung kilala natin ang ating sarili at alam natin ang laman ng ating puso, malalaman natin kaagad kung ano ang kalooban lang natin at kung ano ang kalooban ng Panginoon. So bukod sa puso, kailangan pinapakinggan din natin ang Panginoon. God bless us all.